I will consider it as a great breakthrough for me. Okay, but si Pastor Eric, kaya isang una ko, no first day, yung ato sa mga campers, ako nag-praise. Second day, third day, fourth day, pero first day ko lang, oh, grabe na ang mga campers, like, grabe na ang fire. Tapos, first one ginibig kay Lord is, gumaya na ang campers, ako ito. Lord, yung confirm, at siguro, ay, ako ito, nang pilala kami, wala pa lang po, 200, no? Wala na pala ba 150 plus lang. Nakutulog ko, I'm fair, my Lord. Nakutulog ko na pinapos yung mga presence. Tapos kabilang ko na ito, you will know the reason why. So, sa second night namin ito, sa si Pastor Rich na, gawin yun ang pag-move ni Lord sa pinalasang lasak to si Satanas. Tanan-tanan yung mga kasi talaga yung kalagabit sa tulong gagawin sa matagay kalay hulog kasi nasa ako na yun. So like for 1 hour, kita mo nang wala kami, inaubusan sa energy. Kita mo nang, this is not enough, God doesn't deserve this praise yet. We need to go deeper, 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 deeper. Tapos na ending ng warfare na tayo galing mo. So, punta siya ang first number ito, kaya nilaan. Kita mo nang gabi yung moving zone, sa Holy Spirit, pala, kada camper. Then, God revealed that the reason why there's only this few campers. I handpicked this generation. This generation are the ones who responded. And then, pag third day, nag-hatapay confirmation si Lord, si Pastor Eric na kanami kay the whole congregation actually nakasunod din sa presence ng Ginoo. Long moment, kita mo nung silence lang tanan, and all you can hear is just the wailing and the heart and the cry of all the youths there. There's no music, there's no violin, there's no instrumentals, but only the praise and the worship of the youth is like an incense to the throne of the Lord. And everyone was just bowing and everyone was just kneeling. And that happened for like, what, 30 minutes or more? But the guy is like, oh, wala lang yung time, man mo yun lang. You know, tapos may tugay, may tugay, wonderful. Hindi siya pala yung working, yan, ni Lord sa santong agabi. And then, fourth night, abay na, mo naman to, fourth night na. To, mas grabe pa rin niya. We are expecting great revelation pa rin. So, fourth night, I will share a personal testimony sa na-breakthrough ni Lord sa akin. Habang high in spirit na, tan-tanan, nag-ano na, nag-alaw na and everything, the Lord showed me the very first task or calling that I actually took for granted. In-remind ko ni Lord, mabong. This was this happened last year ago, so CG, and it's like, ang CG naman to, na partner by partner, ask the Lord what the Lord wants to say to your partner and ask and advice for sa inyo. So actually, this is the one time, so that's pa akong partner. Oo, tapos, ang in-reveal to ni Lord is, naman ito, manakita ko sa vision ko nga kamot niya. Kamot niya kami sa layer. Kamot niya, my heart, niya man. So the heart is so glowing, pero nagalugog siya and everything. Kamba niya to. This will be my heart, will be your heart. Ba, overwhelming ako. Na-overwhelm ako last year. Nakuntun ko, kasi Lord ba, pangatay halaga sa kanya heart. Tapos I didn't realize the price of that task or that. So, yung pa-remind niya sa akin, from that day on last year, sa CG, adlaw-adlaw, ano ko, ibasa ko scriptures and everything, and how the love of the Lord can channel through me, or how can I be the carrier of God's presence and everything as a response to that task that He has given me. Pero, so, last night sa kamo nito, do you know, na may itan, inobra mo ka, pero do you know, anong kulang? What's up? Okay, this past few months, I was actually asking na, ay, man, Lord, napalingan ako, Lord, wala ko na nag-grow na, ito sa akin, do you know, ano, what happened? What you did was, you responded, yes, you did, at bagito, but what you did is, imagine nyo, kamot ni Lord, it was hard, sa babaw, nag-flow, ang ginobra ko mo ng ba ni Lord, yung kuha ko po nyo, ang heart, by my hand, and then, I tried myself to feed that heart in me. Ang bata niya sa akin sa last night sa
why the reason why I felt not so worthy, I felt not so eagerly, what you call this, eagerly motivated. It's because it was me all along. Nagkapigit sa heart niya sa akong self, which is, his heart is not actually kaya sa flowers ko. Because his heart is too holy, too righteous, and too unconditional for my flesh to handle. Ang bala ito, ang malaga, ano subukan, tunaan mo nga year, ang bala ito. Tunaan mo, hindi upag ko, ano mo kamot sa kagamot. What you will do is you will just place your hand over my head, and the heart is at the top, and then I will